sad news again kasi kare-receive lang namin ng resulta ng swab test ng asawa ko. Ngayon, positive din siya. Parehas kami ni positive. So ngayon, naantay lang namin yung advice ng government authority dito sa Dubai. Good morning po. Ngayon, magagawa kami ng maliit na documentary ng asawa ko, si Kuysep. As of now, andito po kami ngayon sa isolation room. Ano po kami ng COVID. And nalaman po namin na positive kami on January 5, then January 6, nag-isolate na po kami. So, backtrack kami kung saan namin nakuha yung virus. Kasi prone kami, parehas kami nasa labas. Ang asawa ko nag-work sa science wing, maraming mga bata. So hindi namin alam kung saan talaga nakuha, either sa amin or sa may kasama kami sa bahay, hindi namin sigurado. But then ngayon, ikwento lang po namin kung ano ang naging experience namin, kung ano ang pinagdaanan ng katawan namin nung maging COVID positive po kami. Hello guys. Good morning sa inyo lahat. Sad news again. Kasi nare-receive lang namin ng resulta ng swab test ng asawa ko. Ngayon, positive din siya. Parehas kami ni positive. So ngayon, naantay lang namin yung advice na bye-bye. At this moment, andito lang kami sa kwarto namin, hindi kami lumalabas. Yung bayaw ko mismo, yung nagluluto para sa amin, natira namin yung mga kapatid. Simula ako, kasi pagkakalam ko, sa pag-inikap kami nito ng government authority, doon pa lang daw mag-start ng days ng isolation nyo. Yung first day ko, yun yung talagang ramdam ko yung kwan, kasi nasa trabaho ko that time, kinausap ko kaagad yung acting manager namin at saka yung malayang manager namin na kung pwede uuwi ako ng maaga kasi masama yung pakiramdam ko. So buti naman pumayag sila. So nung paglabas ko ng mall, ng Dubai Mall, medyo yung paningin ko kwan na, umiikot na yung paningin ko. So instead na dumiretso ako dun sa testing center, mas pinili ko umuwi muna, magpahinga. Kung umuwi ng pakiramdam ko, kinabukasan, magpa-test ako. Yun ang pinaka-plano talaga, which is nangyari naman. So umuwi ako, pinahinga ko muna,
may masmasan ako. Pero that gabi, yung kinagabihan niyan, grabe kong lagnat, umabot ng 37.9. Yung pinaka-worst na lagnat na nangyari sa buhay ko. Umabot ng 38, yun yung pinaka-taas. So, at that moment, balik-balik yung lagnat ko. So, yung problema na si Mrs. Na-worry na siya. Madaling araw na upa-upa. Tapos, kinamagahan, nag-decide kami na pumunta ng Premier, which is malapit lang dito sa titira namin. Walking distance lang. Dito lang kami sa Morocabat. Nasa walking distance ng Premier. Sa the second day, medyo umuki na. Pero yung hilo na konti, doon pa rin. Pero kayang-kaya kong dalhin. Kumbaga, hindi naman talaga sa totaling kuhan. Kumbaga, kaya kong dalhin yung hilo na yun. So, nung na-test na, umuwi na kami. Diretso na kami umuwi dito ulit sa bahay. Hanggang inantay ko yung resulta kahapon. So, yun nga, positive. Yung mga pagbabago yung kuhan. Yung panlasa, second day pala nung umpisa na yung mawala yung panlasa ko at saka smell yung pangamoy mawala na rin. Tapos nung first day wala naman akong sipon, so ngayon nagkaroon na ako ng sipon tapos may ubo na rin. Pero laging pasalamat ko kasi yung lagnat wala na. So, bali, ang natitira ay sipon na lang at saka ubo. So, sana nga, mabilis lang yung recovery natin. Pray lang tayo. Think positive lang. Huwag lang tayo mag-isip. Huwag tayong mula ng pag-asa. Kasi, kaya naman natin labanan eh. Pray lang always. So, may tatanong ako sa asawa ko. Sana masagot niya. So, tatanong ko siya regarding sa mga naramdaman niya. Kung for now, ano na kami na sa day 5 na kami dito sa isolation. So, for okay naman na naramdaman namin. Medyo may ubo, pero coping up. Importante hindi kami nahihirapan kung niya. So, ang unang tanong ko, ano yung symptoms na naramdaman mo bago mo nalaman na naging positive ka? Ay, yung una talagang symptoms is yung pag-uubo. Pero yung umo na yun, hindi ko inaakala na symptoms na pala ng virus yun. Kasi noon meron na akong history ng bronchitis. Nagpa-check up na ilang beses na, tatlong iba-ibang doktor na rin. Sabi nung doktor na pang matagalan na gamot daw kasi may bronchitis ako. So, hindi ko inasahan na yun lang pala is symptoms pala ng corona. Anong example ng mild symptoms na ramdaman mo? Kagaya ng ubo tapos? Ubo na paulit-ulit na ubo. Kahit yung wala ka na yung ubo, parang kusang ubo ka na lang. Ubo ka pa rin kahit wala ka nang walang laman. Parang ganon. Tapos kung hindi pa umabot sa punto na nahihilo na ako, hindi ko talaga malaman na isa na pala ako sa may virus. Sa laking pasalamat ko rin na umuwi ako, nagpa-test ako. At isang madaling panahon na nalaman ko na ganon. Kasi isa sa inyong naalala namin is yung mga bata lang sa bahay. Mayari kasi may tatlong maliliit pa na anak. Maliliit pa na bata. So, medyo doon kami nag-aalala. Kaya nalaman ko na positive ako, hindi na ako lumalabas ng kwarto namin. Bali doon ko na inaantay yung advice ng health authority ng Dubai government kung kailan kami pipikapin, kung anong oras. At the next day, hindi ko inasahan kung yung
asawa ko nag-positive. So pati siya nag-positive. So binibili dalawa na kami. So that day, the next day, nabali na kadalawang araw kami na isolation sa bahay. So nung pagkatong araw namin, tumawag na yung doktor mismo na health authority. Tumawag na. Kumuha na yung detalye namin. Ang pangalan, ang pilido, sa nakatira. So, mas si Mrs. mismo, kinausap yung doktor kung pupwede isang room na lang kami. So, which is, mag-asawa na lang kami. Meron kami yung mga support documents, illegal na documents kami na dala. So, na-request namin, sinubukan namin kasi hindi namin alam na pwede ang mag-asawa. So, sinubukan namin na kausapin yung doktor kung pwede. Instead of ibang tao kasama ko sa isang room, kasi sa isang room, dalawang tao doon. So, yun, pumayag naman. Pasalamat na kami kasi pumayag yung doktor. Na-request ng doktor kung dating dito. Inatin kami sa, dito kasi sa isolation guys. Iba-iba yung kuha ng building, kung makikita nyo, yung bitches ko sa labas. So, for example, yan sa kabilang building na yan, hindi mo alam na para sa mga single yan, sa walang asawa. Tapos, dun sa kabila, para sa may mga pamilya. So, dito sa titirhan namin ngayon, karamihan dito, mag-asawa. Tapos, may naririnig kami kasi mga bata din. So, pamilya, ganun. So, mga pamilya dito sa aming building. So, sa iba-iba, kakaibang building, merong mga taong na bachelor na may kasama sila. So, hindi nila kilala yung mga kasama nila sa room. So, ano yung mga ininom mong gamot? No. So, ang importante talaga guys, nasa isolation kayo, may dala na kayo, vitamin C. Always have vitamin C. Always have vitamin C na kung siya, 1,000 milligrams. Ganito, either ganito. Itong for immune system, may tulong sa immune system. Kung meron kayong vitamins, kasi dito hindi provide nila yung vitamins. Vitamin C. Kaya kailangan may dala kayo. So, kailangan may dala kayo. Kung 14 days, may tatlo kayong vitamin C o tatlong ganito, this is enough na. So, sa ngayon, medyo maganda yung pagkaramdam namin, ang asawa ko. Ginusto ko yung mag-exercise everyday. Magdasal kayo guys, kasi isa yun sa panangga natin sa bayan. Umaga is mag-alusal. Tapos ang alusal, pahinga muna. Inom ng tsaka, mainit yung tubig. Laging always mainit na tubig iniinom namin, halo. Hindi kami umiinom ng ganito na sa bote dito. So, pinapakuluan namin, tapos mix. Laging warm yung iniinom namin guys. So, kaya mag-ready sila ng luya, kung halimbawa, nag-positive na sila. Tapos, pagkatapos ng almusal nyo, pahinga kayo ng mga isang oras. Tapos exercise, stones lang. Kasi, parang wala nangyari sa inyo. Sleepin nyo lang bakasyon kayo. Parang normal lang na sakit na naranasan nyo sa labas. So, yun lang guys. Yun lang muna sa ngayon. Sa susunod na video, i-update ko kayo kung ano yung mga pagbabago at mga parating na araw bago kami lalabas dito sa isolation. Salamat na marami sa manood. At sana po ay huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa mga susunod kong mga videos. Salamat mga boys. Sana po pala ang kayo ng Diyos. Okay na lahat. Tanggal na itong virus na sa ating mundo. Para tayo makapagtrabaho ng